Simula nang huminto sa kanyang bisyo na alak at sigarilyo, nakapag-ipon sa kanyang alkansya ng mahigit 200,000 pesos ang isang binata mula sa Caloocan. Kaya naman ang bagong diskarte niya sa buhay at pangako sa sarili ngayon, no to bisyo, yes to ipon. Gusto mo bang makaipon at yumaman ngayong 2020? Ito na ang right timing para sa new beginning. Sa isang barangay sa Caloocan, kani-kanyang hulog ng pera sa alkansya ang bawat isa. Challenge accepted sa pag-iipon. Na-challenge daw sila ng mag-viral nitong nakaraang Disyembre ang isang lalaki na nakaipon ng mahigit 2,000 piso dahil sa pag-iwas lang sa bisyo. At lalo pa silang na-inspire nang malamang ang kanilang kapitbahay na 25 years old na si Christian Abila ang siyang usap-usapan sa social media ngayon dahil sa ginawa ng diskarte sa pag-iipon. Ang kanyang pambisyo, inipon na lang niyang pangnegosyo. Lakas ko po dati sa alak, halos sa araw-araw po. Yung sipag ko po noon, halos parang nababaliwala po. Parang wala pong nangyayari dahil po sa bisyo na yun. Tubong albay, napilitang maglayas ng bahay ang 17 taong gulang noon na si Christian. Nang mapagalitan siya ng kanyang tatay sa sobra kasing pagiinom. Napabayaan ko po yung kalabaw namin sa Bicol. Pinagalitan po ako. Napadpad siya sa Maynila at naging katukatulong ng kanyang mga kapatid sa pagtitinda ng manika sa Divisoria. Kano isa? 20 pesos lang po. 20 pesos? Opo, pahingi ako dalawa. Thank you po. Balik po kayo. Ah, thank you po. Pero simula ng kumita ang kanyang pera. Sa halip na ibili ng pagkain, ayun, nauwi sa alak at sigarilyo. Halos walang araw daw na hindi siya nagiinom at naninigarilyo. Nakakalimang boteng alak sa isang araw na nagkakahalaga ng 50 pesos kada bote. At 2 kahang sigarilyo na nagkakahalaga naman ng 125 pesos bawat kaha. Kung susumahin, gumagastos siya ng 500 piso araw-araw para lang sa bisyo. Sa loob ng halos 3 taon, ganito ang naging buhay ni Christian. Hanggang sa siya ay ma-ospital at ma-operahan dahil sa acute appendicitis. Na-realize ni Christian na kalusugan niya ang puhunan niya sa paghahanap buhay. Kaya mula nang ma-ospital noong 2017, sinikap niyang iwasan na ang pagiinom at paninigarilyo. Pag malusog po tayo, magagawa po nating lumaban sa bawat hamon po ng buhay. Naisip niyang gayahin ang iba't ibang ipon challenge na nakita niya sa social media. Ang bawat 50 pesos na pambili niya noon ng ala, hinuhulog niya sa alkansya. Ang ginawa ko po noon, sa pagtitinda ko po, sa paglalako ko po dati, diretso na po siya dun sa alak ipon challenge. Mahirap nandiyan po yung tukso, matinding paninindigan po para magawa ko nga po yung alak ipon challenge na yun. Ganon din ang mga 5 piso at 10 pisong barya na pinabibili niya ng sigarilyo. Namaga po yung tonsils ko. 3 taon. Sabi po parang acid reflux po. Kaya po namamaga. Iwasan ko daw po yung yosi, alak, yun po. Para daw po gumaling ako. Sinimulan niya ang pag-iipon noong August 2017 at pagkatapos ng 2 taon, umabot ng 210,000 pesos ang kanyang ipon mula sa kanyang bisyo. Kalahati sa kanyang naipon, ipinambili niya ng makinang pantahi ng damit ng manika para hindi na raw siya umangkat. Ininvest ko po siya sa makina para po tuloy-tuloy po yung kita. Tapos yung iba po, sinave ko sa bag. Tapos yung iba po, dinagdag ko na po ng puhunan sa Divisoria po. At ang kalahati naman, ibinangko niya para sa 4 na buwang gulang niyang anak. Pagkakilalangan nila dito, malakas uminom, hindi yung makakaipon. Malaking bagay din po yung pagbabago niyo kasi lalo na ngayon, may anak kami. Dahil sa kanyang iwas bisyo ipon challenge, marami siyang nainganyong mag-ipon sa kanilang lugar. Tapos nga ako, nakasala ko yung naninigarilyo. Wala akong naiipon sa bulsa eh. Imbis na pambili ko na ng bigas, na ibibili ko ba ng alak o di kaya sigarilyo. Sa kapatid ko talagang
believe ako, sa kanya ako natuto. Dahil sa ginawa niyang ipon challenge na yan. At ngayon, pamilyado na si Christian, mas dodoblihin pa daw niya ang pag-iipon para sa mas magandang kinabukasan. Ang may papayo ko po sa mga kabataan ay yung iwasan po nila yung bisyo nila. Medyo mahirap po yung pag-iipon, pero hindi po siya mahirap pag meron ka pong motivasyon. Ang Iwas Bisyo Ipon Challenge ni Christian, hindi lang nakaka-wealthy, nakaka-healthy pa. Pero para sa mga wala namang bisyo sa alak at paninigarilyo, may payo ang millennial financial advisor and trader na si Audrey Nunez kung paano makakaipon. Ang tips ko para sa mga millennial at para sa mga tao na nahihirapan mag-ipon ay dalawa. Una, decrease or simplify your life. Yung amount na yun is pwede na idiretso sa savings. At pangalawa, to increase the income. Ito yung mas pinipili ko to increase the income. Kasi yung expenses, kung halimbawa kung kumikita tayo ng halimbawa 30,000 a month, that's the most that we can save. Pero kung i-increase natin yung income natin, lahat yun pwede nang i-save. Ang wealth coach naman na si Chinky Tan, ang top 3 tips para makaipon ng mabilis. Number 1, mag-save bago gumastos. Kung uunahin po natin ang gastos bago mag-ipon, maniwala ka, ni piso walang maiiwan. You don't ask your income to adjust to your lifestyle, you ask your lifestyle to adjust down to your income. Tip number 2, bawasan ang katakawan. Ang hilig natin kumain, di ba? Kakain lang natin, magmimerienda agad. Sa totoo lang, magastos po kung talagang kain tayo ng kain. Tip number 3, unahin ang need bago want. Inom na ano, tubig libre, diba? O, yun sa bahay, o mura lang, mababala. Pag tuminom ka ng mga RTD, ready to drink, ay medyo mas may kataasan po ng konti. So, in other words, let's stick to the basics first. Malaki talaga matitipid mo. At pag may ipon, siguradong makakaahon sa mga pinansyal na hamon at gaganda ang future. At kung kailan nga ba yayaman? Aba, simulan na kasi natin ngayong taon.